alam nyo na yung ating title. So, mag-gets nyo na na yun, ang lola nyo po ay nakunan ulit for the second time. Medyo makakalungkot, pero syempre, kailangan natin maging matatag at makapag-move on na para sa mga susunod pang mangyayari sa atin. Balak namin mag-asawa ni Lolo na itigil na yung pagtatry na magkaroon tayo ng pasunod ulit na pregnancy. Although, talaga namang medyo mahirap-hirap na din to sa aking age na sundan niya si Rapa Boy kasi 44 years old na ako. Tapos yun nga, medyo mas parang mas tumitindi yung nangyayaring problema sa akin sa baby ko. Nung first miscarriage ko, yung baby natin, naikwento ko nga sa mga nakaraan nating vlog, na nagkaroon siya ng heartbeat sa una naming ultrasound. So, mahina lang siya. Tapos, nung padalwa nga na ultrasound namin, yun, nawala na nga yung kanyang heartbeat. So, itong nangyari sa atin ngayon, unang ultrasound pa lang natin, mga 7 weeks ako nun. Medyo alanganin na tayo, kaya medyo hoping ako na magiging okay, pero parang sinasabi doon sa ultrasound na delay na agad siya ng 2 linggo. Tapos nung nagintay balik ulit tayo ng 2 linggo, halos walang pinagbago. So lalo mas lumayo yung growth ng baby. Kailan ba nangyari yung ating, alam niyo yung experience ko? Nakaraang araw, kailan ba ako huling nag-vlog? Ang huli ko yatang video ay nung nagpunta tayo sa emergency department ng hospital, ng HAT hospital. So, ano nangyari doon? Pinauwi din kami ng 12 ng madaling araw. Tapos sabi nila, bumalik na lang daw kami pag talagang nag-heavy bleeding na ako. Tapos, yung talagang climax na yung sakit. So, ano nangyari sa amin? Yan nga, naikwento ko sa inyo sa healing vlog ko na umabot pa tayo ng kinabukasan hanggang sa bagong magtanghalian, nawala yung pain ko, tapos yun yan, nakatulog pa ako. Hapunan nun, noong Wednesday, walang nangyari hanggang sa gabi. Tapos sabi, napag-usapan namin ni Lolo na pumasok na siya ng Webes kasi, yung ultrasound natin ay Friday ng hapon. So, papasok na rin siya doon ng Friday. Sabi ko, kung papasok ka din lang naman ng Biyernes, pumasok ka na din ng Webes para at least masanay na ako mag-isa na dito lang sa bahay. So, anong nangyari? Tawagan lang kami ni Lolo. Doon niya, mag-isa na ako ng Webes. Webes ng... Yung huli kong vlog, alam niyo yung mga huli kong napapanood niya mga vlog. Matagal ko na yun na-upload. Bali, naging... Pag nakakapag-edit na ako, ini-reserve ko na siya sa ating YouTube. Kaya yun, napapanood niyo. Pero may ilang araw na rin akong hindi nakakapag-vlog. Kasi nga nung mga nangyaring yun, parang hindi ako makaroon ng tapang na magpakita sa inyo na parang hindi ako komportable. So, pinaghandaan ko talaga tong araw na to kasi yun nga. Ito na yung last kong pag-share sa inyo tungkol sa ating mga nangyari ng aking pregnancy journey. Nung Webes ng umaga, mag-isa na lang ako. Di nag-e-edit ako nung huli kong vlog sa inyo. Tapos, noong bago magtanghalian yata, yun natapos ko siya, tapos na-upload ko din. Noon ay, tawag din ang tawag si Lolo sa akin, nakamusta kung nagdurugo ba ako, or mahipain ko, ano man mangyari. So, nung matapos ako makapag-upload ng video natin, nag-CR ako. Tapos, medyo wala na din talaga akong pain noon mula pa nung kinabukasan ng hapon hanggang sa nung Webes. Medyo na-weirduhan ako dung ako'y nag-CR. Mayroong lumabas sa akin na parang ang laki dahil ramdam mo naman. So, yun nga, may nakita ako. At nagulat ako na yun na pala yung araw na talagang ma-confirm talaga na wala na talaga ang baby natin. Grabe ang takot ko noon. Kasi, tapos, hindi ko na-expect na dahil noong una kong miscarriage, dire-diretso talaga yung mula umaga, yung una,
padalwa. Mula umaga hanggang hapon, dire-diretsong pananakit. Tapos hanggang sa dinala na ako sa ospital, tapos hanggang sa lumabas yung maraming dugo, hanggang dire-diretso na hanggang nawala nga yung baby natin doon sa pag-ihi ko sa CR. Tapos yun, niras, ang inalis na lang sa akin sa RAS pa ay yung inunan. So ngayon, nabigla ako kasi ang ina-expect ko talaga yung grabbing pain, tapos paglabas, tapos akala ko may chance pa kasi nawala yung pain. Tapos nung umaga nga, yun nga, hindi ko na-expect, may lumabas nga sa akin. Meron akong mga pictures, pero syempre hindi ko na-send sa inyo kasi hindi lang basta biglaan yung lumabas. Kasi madami pa talaga sa sunod-sunod na lumabas sa akin. And kung merong mga iba na medyo maselan sa topic na to, ay di i-pass forward nyo na lang po yung video kasi medyo maselan talaga yung aking ikikwento sa inyo. Gusto ko talagang makita yung kung ano yung lalabas sa akin. Kasi nung una, wala akong chance na makita yung baby kasi nga na-flash na siya dun sa CR nung una, SS. Pero yung nagkaroon ako ng pakiramdam na kakaiba, parang ito na yun talaga. At buti na lang nangyari yun, kahit wala si Lolo, wala akong nararamdam ang pain. So yung may mga pictures ako, kung gusto nyo makita, ay i-send ko sa inyo. Pero expect nyo na medyo hindi maganda ang itsura. So, nag-search ako para mas mapaliwanag ko sa inyo ng maayos yung mga nakita ko. Alam nyo, medyo nagpapasalamat na lang ako dahil nung unang raspa tayo, nakaranas tayo ng surgical. Tapos nung mga nakaraang research ko, merong pang iniinom silang mga gamot para lang mangyari yun. Pero yung sa akin, yung nangyari talaga, yun yung tinatanong, yung sinasabi na lang natural way na paglabas ng lahat ng nasa laman ng matres ko. Hindi ko alam na pwede palang mangyari kahit wala kang ginagawang treatment, pwede kang maging malinis. Kasi nung aming ultrasound nung Friday, nung sumunod na araw, sabi nung nag-ultrasound, talagang malinis daw yung nangyari sa akin. Hindi ko alam yung term. Basta yung paglalabas ng mga tissue, alam nyo na yung mga lumalabas. So, yun nga. May pakikita ko sa inyong mga pictures mamaya para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko. Pero yung akin talaga, medyo madugo kasi. Kasi, sobra yung gusto ko talaga makita yung mga lumalabas sa akin. So, gumawa ko ng paraan para makita ko siya. Ang unang lumabas sa akin ay sa pagkaka-search ko yung inunan. Yun yung unang lumabas sa akin. Pero nung una kong nakunan, baby talaga yung unang lumabas sa akin kasi naramdaman ko siyang parang bilog. Pero ito, unan muna yung, akala ko ngayon yung baby na. So, huwag nyo nang tanongin kung paano ko siya kinuha. Basta pinicturean ko siya. Inalis ko lang sa, basta huwag nyo nang alamin. So, yun nga, nakita ko yung inunan. Tapos, okay, natetense ako yung pakiramdam. Natetense talaga ako na gusto kong makunan siya ng picture na medyo ang pakiramdam ko ay nangangatal ako sa nervyos. Hindi naman sa nandidiri ako. Pero yung syempre na parang nakaka-trauma na makakita ng ganun. Nung unang hindi pa ako nakaranas sa mga ganyan. Parang nandidiri nga ako at nakakapangilabot. Pero yung ngayon, pero kinikilabutan pa rin ako nung nakita ko yung inunan pa lang. So yun nga, ang gusto ko talaga makita yung ating baby. So nung ako'y umalis na ako ng CR, okay naman ako. Medyo nagkalat nga lang ako ng counting dugo sa aming CR. Pero hindi naman talaga siya ganun kadugo. Pero nung lumabas yung inunan, madugo siya. Tapos, noong parang may nararamdaman akong sakit na parang yung parang humihilab nung padalwa na. Kaya dahil nung una hindi ko nararamdaman, akala ko nasa CR lang ako. So itong padalwa, talagang kinilabutan ako sa lumabas sa akin. So, yun. Napicturean ko naman siya. Pero, yun nga. Pero hindi ko na siya hinawakan kasi kinikilabutan nga ako sa ganun. Tapos, basta ang gulos yung padalong lumabas sa akin, yun na yung, siguro yun yung baby. Kasi hindi siya maayos ang itsura. Bukod sa madugo siya, ay hindi ko siya kayang hawakan kasi kinikilabutan ako. Ang itsura niya ay yung pahaba. Yun nga, pero dapat expected kong itsura ng baby ay dahil 10 weeks na ako, dapat kintong itsura niya. Pero yun nga,
dahil nga hindi nga siguro nag-growth yung baby, pahaba ang itsura niya, at nung naka-search ko, parang ganto siya. Yan, ganyan. Pero hindi ko naman masyadong nakita clearly yung itsura ng baby. Siguro ang itsura ng baby, kung nasa sakpa siya, ganto siya, nakabilog siya. Pero nung nakita ko siya, ay wala na siyang coat, tapos pahaba lang. At kung mapapansin nyo, talagang hindi talaga siya nag-develop. Tapos yan dapat yung stage niya, kung siya ay 10 weeks. Kaso ano, yun, yung inisip ko, kasi hindi ko kasi mahawakan kasi kinikilabutan ako. At saka sobrang trauma ng ikokos na sa akin pag hinawakan ko pa. So, inilagay ko lang siya sa tissue, tapos hindi ko siya hinawakan. Meron akong stick na ginamit para makuha na siya ng ayos. So, yun ang itsura niya, hindi siya. Pero ngayon, parang naiisip kong dapat pala hinugasan ko, pero parang hindi ko talaga kaya ng time na yun. Kasi nga, natetense ako, tapos wala akong kasama. So, yun pa na yung tawag ko kay Lolo, dahil, di ba, pag minsan yung mga, buti na lang, hindi ako yung tao na pag nakaramdam ng takot, yung nahihimatay. Yun yung, di ba, yung nakikita natin sa mga teleserye, pag nakita ng dugo, ay yun lalo na yung winunan, baby, ay baka nahimatay na ako. Pero hindi naman nangyari sa akin yun. Yun, nilakasan ko na lang yung loob kasi alam kong ako'y mag-isa lang dito sa bahay. Buti na lang nangyari yun. Walang pain, may tense, pero kinaya ko naman. At saka lagi din naman tumatawag sa akin si Lolo, kaya hindi ko naman masyadong naramdaman na talaga mag-isa lang ako. Pero sa pangyayaring ito, yun nga, naramdaman kong siguro nga tama na, dahil yun, tanggapin na lang namin na talagang isa na lang yung anak namin. Pero ang ano kasi, nakakawa kasi si Rapa, kasi gusto niya talaga magkaroon ng kapatid. Pero yung in-explain ko sa kanya nung mga nakaraang, nung pagdating pala, nung ako pala'y dinugo, yung ako'y pala'y lumabas yung mga ano, dumating si Rapa, ba, siya ang unang dumating. Sabi ko, ano ya, ang may lumalabas na sa akin, lumabas na yung baby natin. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo makita yung picture? Ayaw ni Rapa kasi ayaw niya, dahil parang hindi siya komportableng makita. Pero tapos nung yun nga, nung sumunod na araw na yun, nung araw na yun pala, ano, nung naramdaman kong malapit na yung time ng pagdating nila, so nag-prepare na ako ng pagtulog ko kasi ayokong lumabas, ayokong magkaroon ng conversation sa ibang tao. Tapos noon yung time na yun, Webes yun, hindi ako nakatupad nun. Kasi yun nga, bukod sa natatakot ako na baka may mangyari ulit sa akin yung paglabas, tapos nandun ako, hindi magiging komportable ang pakiramdam ko. At saka yung emosyon ko, napaka punong-puno yung emosyon ko, yung tense, yung lungkot, yung trauma, yung fear na baka may kumausap sa akin, tapos hindi ko makontrol yung aking emosyon, baka humalgalpak na lang ako sa iyak. So yun ang iniwasan ko muna. So humingi muna ako ng nanalangin muna ako, tapos humingi ako ng pasensya na talagang sa time na yun talaga hindi ko talaga kakayanin humarap sa ibang tao. Kasi kahit nga nung Saturday, nakasamba na ako ng Saturday, pag may nagtatanong sa akin, talagang medyo may kaunti pa talagang yung hurt. Pero hindi ko alam kung ngayon yung time na ngayon ito, parang hindi ko maisip na bakit nangyari yun, na bakit ang dami kong tanong. Pero yun nga, ipagpasa Diyos na lang natin lahat-lahat, at sana ay makayanan natin to, kaya natin to, basta ano, positive lang tayo. Yung gabing yun, hindi ako masyado naglalabas, nagkulong lang ako sa kwarto, dito ako kumain, dinalan ako ni Lolo. Tapos yun, yung mag-ama lang ang nakasamba, kasi nga hindi nga ako nakasamba. So nung sumunod na araw, habang nagpre-prepare si Rapa ng kanyang pagpasok, at naando din naman ako kasi wala naman din talaga akong naramdamang pain. Tapos yung dugo ko parang dumahan na ng kaunti, kaya sabi nga namin, tinanong ko si midwife ko kailan pa namin pumunta ng hospital, pero sabi niya kung nag-match na mag-heavy yung aking dugo, pumunta kami. Pero kung hindi naman daw, okay lang. Tapos kung gusto kong uminom ng paracetamol para sa pain, ay okay lang daw. Pero ako, wala naman akong naramdaman. So nakapagpa-prepare pa ako kay Rapa ba sa pagpasok niya. Tapos tinanong ko siya, paano Rapa? Gusto mo pa ng kapatid? Sabi niya, oo, gusto daw pa daw niya.
Sabi ko, paano yun? Then explain ko, kasi nga, ako nga ay matanda na. Yun yung una, nagka-heartbeat, tapos itong huli natin, hindi nga. Tapos in-explain ko sa kanya kung anong dapat itsura ng baby, pero ito yung lumabas sa akin. Pero hindi niya tinitingnan yung picture. Kaya rin ako nag-search para maipakita kay Rapa yung itsura ng baby na dapat expected na ganun, para mas maintindihan niya. Tapos niloloko ko nga, pero hindi ko pa rin agad, hindi ko natandaan or hindi ko naman talaga tinanong. Sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo na mag-ampo na lang tayo? Yun, tatanong ko yun ulit sa kanya sa isang araw kasi hindi ko matandaan yung, hindi ko alam po, ino-open ko sa kanya yun o kung anong sinagot niya o baka nakalimutan ko na. Tatanong ko kung gusto niya mag-ampon. Hindi ko alam din kung gusto ko mag-ampon. At saka si Lolo, hindi ko pa rin naseseryoso kausapin kung gusto niya talaga mag-ampon. Yun. Pero parang ako, parang hindi ko kaya mag-ampon. Siguro pag walang maghahabol o kaya ay, hindi ko alam, hindi ko maisip. Bahala na ama ko anong mangyari sa atin. So, anong stage ko nung ngayon? Medyo okay na naman po. Ako naman po sa trabaho ko. So, naka-rest ako ng 2 weeks nung mga nakaraan. Sabi ko, kung pwede sana mag-request ulit ako ng 1 linggo. Kasi yung mga nakaraang araw naman, talagang punong-puno ng pag-aalala sa sarili ko at sa baby. Tapos ang mangyayari. So, ito yung week ko ngayon. Today is Monday. Na-request po nga talaga sa employer ko na magkaroon naman ako ng week na para sa sarili ko. Para maging okay ako. Na yun nga, nung Sabado, hindi pa rin ako masyadong okay na pag may kumukumbas na sa akin, parang natutusok pa rin ang puso ko. Yung ganun, yung nakaka-tense. Tapos, yun nga, kailangan ko maging prepare ang physically, mentally, emotionally. At sa ngayon, ay positive ako na ma-overcome ko lahat, makakayanan ko lahat dahil lalo na. Dahil nga hindi tayo nagpapatinag sa ating spiritual aspect na magiging matatag ako. At syempre nananalangin ako na makaya ko lahat. And yun nga, nandiyan naman yung family natin na sumusuport sa atin. Nandiyan si Lolo, inaalagaan ako lagi na nagsushow ng kanyang feelings. Huwag lang masyadong laliman kasi medyo nung huli, medyo parang naasiwa akong yung mag-sweet-sweet. Kasi alam nyo na parang agad-agad ay mabubuntis ako. Yun, yung ganun, parang basta, parang nalamig ako sa mga gayong pangyayari. Kung merong mga feelings na dapat natin muna nating iwasan, dahil nga, hindi pa talaga ako pwede. Sabi nila, mga iintay muna yung isang cycle para mag-isip ulit na magkaroon ng chance na pagbubuntis. Pero usapan nga namin ni Lolo, ay hindi na kami susubok na mabuntis ulit kasi nga yun ay parang hindi ko nakakayanan yung patatlo. At ang ginagawa natin ngayon, diretso yung diet natin, yung fruits, tapos iwas muna ako sa mga rice ngayon. Tapos medyo stay lang ako dito sa bahay, pero may times din na sumasama din ako dun sa mag-ama ko kasi parang nga malibang ako, pero dito lang sa mga malalapit, pero pag malayo na hindi na ako sumasama. Tapos, yun, parang sinasanay ko na rin yung sarili ko na maka-encounter ng ibang tao para masanay ako na hindi pag tinanong lagi, parang mangiyak-ngiyak. Yun nga, yun, tinatatagan ko na lang yung sarili ko na kung may magtanong, napaka-casual kong sasagutin para okay. At saka itong ating pag-vlog, medyo ilang araw ding hindi ko kinaya na mag-video ako pero hindi ako mag-show kasi wala pang akong lakas ng loob na humarap sa ibang tao kahit sa inyo. Tapos yung pinaghandaan ko tong araw na to, ilang araw. Tapos, dahil gusto ko rin talagang i-update kayo, gusto ko rin i-share na sabihin sa'yo na yung ito yung final ng vlog natin tungkol sa pagbubuntis kasi napaka-iksi. Ilang months lang, kailan ko lang sinabi sa inyo. Kailan lang na-confirm, August, September. Kalahati pala ngayon ng September. Bitin! Ano ba yan? Yung panghihinayang, syempre nandito yun. Tapos yung umasa. Umasa talaga ako na masusundan na si Rapa Boy. Ayan, naiiyak na naman ako.
ang iniisip ko talaga yung magiging masisira pa kasi nga gusto niya talaga magkaroon ng kapatid at saka gusto ko rin talaga mag-alaga ng baby. Pero hindi tayo makakaroon ng chance na magkaroon ng baby ulit. Ah, sabi pa naman ni Lolo, pag uwi namin ng Pilipinas, madadagdagan na kami. Pero hindi nga, yun nga, ito yung iniiwasan ko na mangyari sa akin, yung maluluha pag napapag-usapan yun. Kaya move on na tayo. And yun nga, ang magiging next naman natin pag-uusapan kung paano tayo magiging fully recovered sa pinagdadaanan natin nito ngayon. Tapos, yun nga, dahil nga nagkaroon tayo ng diabetes, ayaw kong mag-stay siya sa akin. Kailangan natin ng proper diet para sa ating ano, yung makikita niyo kung paano ko i-handle yung aking pagkain. Tapos, kung ano yung mga dapat kong gawin. Tapos, medyo, mas gusto ko din naman talaga magtrabaho na. Kasi pag mag-isa lang ako dito sa bahay, mas nalulungkot ako. And inaalok ko na lang yung sarili ko sa paggawa ng vlog. So, yun nga. Tapos, may time na tulad bukas, papunta ako ng katatawag lang sa akin noong nurse para sa early pregnancy kasi meron silang i-discuss sa akin. Kakonsin sila nila siguro ako kung anong mga kailangan kung dapat gawin after na ito nga. So, hindi na ako nga niras pa dahil clear na yung aking matres. Na medyo nagsasaid-said na lang ng mga tissue kaya siguro nagkakaroon pa rin ako ng dugo. Pero sa pain, wala na talaga ang pain. Medyo may kaunti lang, parang yung balis ang usaw, yung parang yung ganun. Tapos, wala din akong nararamdaman dito sa puson ko. So, yun nga, may time na mag-exercise tayo, pero hindi pa po sa ngayon. Baka mga banda-banda ron pa, malay nyo, makikita nyo na rin ako sa vlog na nagsusumba. Nakakahiya. Yun nga, tapos ano... Yun, sinasanay ko na rin yung sarili kong makijamin dito sa mga lalaking ito. Na yung isang araw lang naman akong hindi lumabas ng kwarto. Pero nung mga nakaraan, yun, nakikipagtawa na ulit ako. Yun, para masanay ako, para makalimutan ko din. Pero syempre, pag mag-iisa nga ako, yun, tulad nung isang gabi, medyo nakaramdam na naman ako na lungkot. Pero kailangan nating mag-move on. Kasi hindi lang naman itong mga dapat nating maging baby ang alagaan. So, meron tayong malaking baby na dapat alagaan at yung isa pang mas malaking baby. Yun. Kaya, yun, magmamahalan na lang kami tatlo talaga. Tatlo na lang talaga kami. And moving forward na po tayo sa buhay, kaya natin to. And kung yun nga, kung ang iba ay nakaranas ng mga gantong pain ay nararamdaman ko kayo and sana... sabay-sabay tayong mag-move forward at mag-recover sa nangyaring ito. Yun nga, mag-be positive and huwag nating hayaan yung kalungkutan ay ang magdikta sa atin. Dapat maging positive tayo na lalo na yung mga may chance pa. Pero ako wala na akong chance kasi tinigilan ko na talaga yung pag-asa na magkaroon pa ulit ng baby kasi nga 44 years old na po ako. Pero yung may mga chance pa talaga ay be positive at ano, sabi nung aking midwife, isang cycle lang kasi dapat daw kasi sa isang sa menstruation mo, dapat ma-clear lahat para maging handa na ang iyong hormones, ang iyong katawan sa isang big and healthy baby. Yan, may chance ka pa. Sana all. Pero ako, okay lang ako. Okay lang po ako. Yan, be positive and syempre makakapagbayan ako kasi wala na akong kinatatakutan. Clear na po ang aking fear. And positive na ako sa buhay ulit. And thank you po sa inyong panonood. And please keep on watching sa marami pong vlog pa na darating sa atin. And syempre, back to passion na ang lola nyo. Huwag po tayong malugmok. And yung mga pagsubok, darating yan. Pero huwag nating tambayan. Bumalikwas tayo sa panibagong pag-asa at sa panibagong buhay. And salamat po sa inyo. Thanks! At magpapasalamat na rin po pala ako. Medyo, nung mga nakarang araw, hindi rin po ako nakapag-reply sa mga messages, sa mga comments. Kasi nga, medyo may kaartehan ng lola nyo ng mga nakarang araw. Pero, salamat po sa inyong mga concerns, sa mga nangamusta po sa akin. Salamat po.
Tapos, yun nga, diretso ang tawag namin. Nung time na yun, diretso ang tawag ko din sa parents ko para ma-update sila kung ano po nangyayari sa akin at sa kayo niya. Ina-entertain ko din yung mga tawag ng mga ng midwife. Ngayon, nurse na nga, kausap ko, iba na. Salamat po sa mga kumusta, sa mga nagparamdam ng concern. Salamat po sa inyo. At pag-uusapan natin sa susunod kung paano yung dapat na gawin after ng miscarriage, healthy diet, and yung mga basta, pag-usapan natin yan sa susunod nating vlog. Bye!